ating alamin at suriin kung ano nga ba ang mga bansa kung saan maaaring sumiklab ang World War 3. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video. Sa kabi-kabilang kaguluhan na nagaganap sa ating mundo, maaaring maghihudyat ito ng panibagong malawakang digmaan. Kung magpapatuloy ang kaguluhan at mananaig ang awayan, alitan at agawan, baka humantong ito sa bangungot na hindi natin magugustuhan. Ang patuloy na pagkapalakas at pagkabadami ng armas, ito nga ba'y para lang sa proteksyon nila o baka ito ang maging dahilan ng panibagong digmaang pandaigdig na matagal nang iniiwasan ng lahat? Ang iba't ibang bansa ay kanya-kanya ang paandar sa pagpapalakas at pagpapaunlad ng kanilang ekonomiya, militar at mga kagamitang pandigma. Lakas, seguridad at dami ng armas ay importante ngayon sa proteksyon ng bansa maging sa mga mamamayan na kapaloob dito, lalo na sa nangyayari ngayong agawan, pangingialam at panghimasok sa teritoryo. Sa video na ito, ating tatalakayin kung ano-ano nga ba ang mga bansa na pwedeng pagsiklaban ng World War 3. Number 5, Iran. Ito ang panglima na bansa na kung saan ay maaaring pagmula ng pagsiklab ng World War 3. Ang Iran ay isang gitnang silangang bansa na matatagpuan sa timog kanlurang Asya na pinapaligiran ng Azerbaijan, Armenia at Turkmenistan sa hilaga at Afghanistan sa silangan, Turkiya at Iraq sa kanluran. Ang Iran ay isang multicultural na bansa na may maraming mga grupo ng etniko at wika. Ang mga bansang nakaalita ng bansang ito ay ang Iraq, Saudi Arabia at Israel. Hindi rin papahuli ang bansang ito sa mga kagamitang pandigma. Sa katunayan, ito ay nakakuha ng pan-number 17 na pwesto na may pinakamalakas na military base sa annual GFP ngayong 2024. Ang military power nito ay sa active personnel ay umaabot ng 960,000 personnel. Kaya masasabing ito ay isa sa mga bansa na maaaring maging dahilan ng pangatlong digmaang pandaigdig. Pero dahil nga sa naging tensyon sa pagitan ng Iran at Israel, ang kinatatakutang nukleyar ay muli na ngang binubuhay. Alam mo ba na kung lalong lalala ang alita nila? Ang Iran ay nagdeklara ng gagamit na ng nuclear weapon laban sa Israel. Number 4, Israel. Israel ang pang-apat na bansa na kung saan ay maaaring pagmula ng pagsiklab ng World War 3. Hindi na nakakabigla na ang Israeli ay nagtataglay ng napakalulupit na armas na pandigma. Alam naman natin na ang bansang ito ay isa sa pinakamaraming nakaalitan na bansa, kung kaya't patuloy nilang pinalalakas at pinagaganda ang kanilang kagamitang pandigma upang maging proteksyon ng kanilang bansa. Ginagawa rin nila ito upang mapataas pa ang antas na meron at mas katakutan pa ng iba. Ang mga nakaalitan na bansa ng Israel ay ang Palestine, Iran, Iraq, Syria, Lebanon at Yemen. Kung kaya't, maaari itong maging hudyat ng pangmalawakang digmaang pandaigdig. Ito ang pangatlo na pinakamalakas na special forces sa buong mundo. Naniniwala ang grupo na ito na Who Dares Win, katulad ng British Army or Special Air Service GAS or Group na tinatawag na SAS ng Britain. Kung ang usapan ay pinakamalakas na kagamitang pandigma, ilan sa mga bansang pinakamatunog sa kategoryang ito ay ang United States, Russia at Israel. Ito ay mga bansa ngayon na kanya-kanya ang alas, mapalupa, himpapawid, karagatan at paging maging cyber warfare. Number 3, North Korea. Ito ang pangatlo na bansa na kung saan ay maaaring pagmula ng pagsiklab ng World War 3. Kilala ang North Korea na walang kinatatakutan. Hindi ito sociable sa iba dahil ito ay sinasabing closed city. Kung kaya't, ito ay hindi nakikipagtalastasan sa ibang bansa.
Isa din ang bansang ito sa nagtataglay ng mga malalakas na kagamitang pandigma na talaga nga namang kinatatakutan sa buong mundo. Alam naman natin na ang Korea ang nag-iisang hating bansa sa buong mundo dahil sa alitan sa teritoryo, kung kaya't nahati ito sa dalawa, ang North Korea at South Korea, parehas sa malakas at maulad na bansa. Ngunit kung pag-uusapan ng North Korea, kilala sila sa paggawa ng nuclear weapon, kung kaya't delikadong kalabanin ng bansang ito dahil taglay nila ang ganitong mga kagamitang pandigma. Ang kabuuang bilang ng kanilang tangke ay maabot ng 3,500. Halos 29.9% ng kabuuang populasyon ng North Korea ay nagseserbisyo sa lakas militar ng kanilang bansa, ang ilan sa kanilang reserba at paramilitary capacity. Kaya hindi may tatanggi ang lakas ng North Korea. Number 2, China. China ang pangalawa na bansa na kung saan ay maaaring pagmula ng pagsiklab ng World War III. Pinakamatunog na ata ang bansang China pagdating sa agawan sa teritoryo sa Asia. Ang bansang ito ay napakadaming kaalitan na bansa, katulad na lamang ng Japan, Vietnam, Taiwan, Singapore, Indonesia, Argentina, South Korea at maging ang Pilipinas. China ang isa sa mga bansa sa Silangang Asya na siyang pinakamatao at isa sa pinag-uusapan na bansa sa buong mundo. Dahil sa angking lakas at tapang nitong taglay sa panghihimasok nito sa maliliit na bansa. Hindi lamang dyan, dahil kilala din ang China sa paggawa at pag-deploy ng spy balloon, artificial island at ang pangingialam at pag-aangki ng teritoryo ng ibang bansa. Ang maling gawain na ito ng China ay maaaring maging dahilan ng pandaigdigang digmaan. Ito ang bansang patuloy ang paglaki ng military, economic strength at cultural influence. Mayroon itong GDP na umaabot ng $27 trillion. At ang nunguna sa ating listahan, number 1, Russia. Ito ang bansa na kung saan ay maaaring pagsiklaban ng World War III. Dahil sa mga bansang kaalitan ng bansang ito, kung kaya't maaaring pagmula ng digmaan. Katulad na lamang na nagagawa na invasion nito sa Ukraine. At tila walang kinatatakutan ng bansang ito. Kahit na pinatawa ng iba't ibang sanksyon ng iba't ibang bansa, lingid sa ating kaalaman ng lakas at tapang na mayroon ang Russia. Kung kaya't hindi ito nagpapasindak sa kahit sino pa mang bansa. Maging ang presidente nila na si Vladimir Putin, tila wala itong kinatatakutan. Dahil na din sa lakas na taglay ng kanilang bansa, mapamilitar man or ekonomiya. Russia din ang pangalawa na bansa na may pinakamadaming bilang ng tangke sa buong mundo. Ito ay may taglay na napakalakas ng military, significant economic at cultural influence. Ang budget dito ay umaabot ng $4.3 trillion. At ilan lamang yan sa mga impormasyon patungkol sa mga bansa na kung saan ay maaaring sumiklab ang World War III. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-share, like, comment ka na rin sa ibaba.